Ito pa sa bandang kaliwa, Openg. Nakita ko na malaki at maganda ang pagkaberde ng dahon. Nakita ko rin. Sigurado mas marami itong mapapagaling ng mabilis. Ito ba? Hindi sa kanan, sa kaliwa. Sa kaliwa. Ito na siya! Ah! Openg! Nasaktan ka ba, aming pinakamamahal na kapatid? Anong pinag-ahalakhakan ninyong tatlo dyan? Ina, nariyan na po pala kayo! Ina, maligayang pagbabalik! Ina! Nahanap po ba ninyo sa bahay ng aking bilin? Huwag kang mag-alala. Dahil sa pasasalamat sa atin ng mga tao ng bayang ito, nahanap ko ang gusto mo at binigay nila ito ng walang kapalit. Maraming salamat, Ina! At ang para sa'yo, at ang gusto mo. Maraming salamat, Ina! Aray! Aray! Ano ba nangyari sa iyong bata ka? Nalaglag siya sa puno. Kaya po naabutan ninyo si Openg na nakahandusay sa lupa at kami naman ni Trining na nakaluhod sa tabi ni Openg upang tingnan ang kalagayan niya. O siya, halina tayo sa inyong ama na makita yung pinsala sa katawan ni Openg. At huwag ninyong kalimutan ang mga dahong natipon ninyong umaga. Opo! Aray! Teo, ikaw ay taong hindi marunong kumilala ng utang na loob. Bakit mo pinatay ang puno ng Colocolas Melico na nagbibigay kabuhayan sa iyong pamilya? Pinalaya mo ako. Pinalaya? Bilangguan ko ang punong ito. Ibinalanggo ako ng tatlong magkakaibigang hari. Ang hari ng mga pating, hari ng mga agila, at hari ng mga leon. Bakit ka binilanggo? Kasi rin akong sakim katulad mo. Kaya ang magiging kapalit nito ay ang tatlo mong dalagang anak. Hindi! Hindi maaari! Baka na magagawa tayo yung sakim. Hindi na ako mabibilanggong muli. Kaya tiyaalay mo sa mga hari ang tatlo mong dalagang anak. O mabuti pa kaya ialay mo na lang sa akin ang mga puso nila. Hindi! Ating gabi, pagsapit ng kabilugan ng buwan, babalik ka dito upang dalhin ang iyong tatlong anak bilang kapalit ko. Mga anak, huwag sana kayong mabigla sa aking kasabihin. Isa ako! Ama! Ama! Taeyong! Isa ako sa Kim! Ano pong nangyari? Hindi ko gusto ang nangyari. Patawarin mo ako, mahal kong asawa. Anong nagawa mo? Sabihin mo. Pamilya mo kami, huwag kang matakot. Ngayong hating gabi, paglabas ng kabilugan ng buwan, kailangan natin pumunta sa puno ng Colocolas Melico. Bakit, Ama? Kung ialay sa tatlong hari bilang kapalit ng bilanggong ahas ng puno ng Colocolas Melico, kung hindi, ay kukunin niya ang ahas na yon, ang inyong mga puso! Parin niyo ako aking asawa, mga anak. Nang dahil sa aking kas, kas, kas,
masakman nang dahil sa pagputol ko ng puno ng kolesmeloko nangyari ang lahat ng ito. Ama! Sasama kami sa tatlong ahas pa na ialay. Gagawin namin ito para sa inyo. Ahas! Nahala yung mga anak ko! Teo, huwag mo na silang tangisan. Sila na ngayon ay alay para sa tatlong hari. Tanggapin mo! Anak, narito ang 5 pirasong ginto. Paunin mo ito sa iyong paglalakbay at ingatan mo ang iyong sarili. At upang makilala ka ng iyong mga kapatid, ibigay mo sa kanila ang maliit na panyo na ito na may borda ng kanilang pangalan. Ibinigay nila yan sa akin bago sila umalis. Bakit nga ba kayo nag-aaway? May nakasalubong kami isang matandang aming tinulungan. Binigay niya sa amin ng isang gora na kapag ito'y sinuot mo, hindi ka makikita ni naman. May isang susing bakal na kahit anong pintuan ay mabubuksan. Isang sandalas rin sa akin. Alipad at dadalhin ako kahit saan. Gusto na ipayat sa kanya lahat. Daong una nakita sa pulubi. Sandali! Bibiliin ko na lang lahat ng yan para di na kayo mag-away-away. Ito ang 5 pirasong ginto. Sandalyas! Dalhin mo ako sa karyan ng karagatan. Sandalyas! Mahal na hari, mahal na reyna. Pangas na ito. Ako si Pedro, kapatid ni Mariang Loleng. Wala akong kapatid na lalaki. Reina. Ahas na ito. Ako si Pedro, kapatid ni Maria Trining. Wala akong kapatid na lalaki.
hari, mahal na reyna. Sino itong pangasa to? Ako si Pedro, kapatid ni Maria Upeng. Maria Upeng. Goya! Ano sinisigaw mo dyan, te?